Magandang hapon, Jojo. Welcome po sa Tatak Segment. Bago tayo mag-umpisa ng ating kwentuhan, batiin niyo muna yung ating mga tagapanood. Magandang araw po, Polly, at sa lahat po ng taga-subaybay dito po sa inyong segment. And thank you very much po sa pag-imbita sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit ako deserving na ma-imbita dito kasi nakita ko yung previous po niyo ng mga guests, mga lodi. So salamat po sa pag-imbita. Ay nako, syempre, isa ka din ngayon sa lodi at wow, tatakalom natin kasi syempre nung nakaraan ay nakatanggap ka ng prestigious 2023 Distinguished Alums ng SEAT. Yan yung unang-una kong pwedeng itanong sa'yo. Ano ba yung feeling na na-recognize ka ng iyong sariling college? Actually, may kwento ako dyan, Polly. Kasi nung college ako, hindi talaga ako excellent student. Sabi ng tatay ko, sa dami daw ng 5 ko sa TOR ko, pwede na daw ako makabili ng ilang kilo ng bigas. So dati iniiyakan ko yun. Ngayon natatawa na lang ako. Pero after school kasi yung buhay talaga na totoong buhay, talagang may experience natin pag tayo nagtatrabaho na, pag marami tayo na kakasalamuhan ng iba't ibang tao, no, how we troubleshoot different problems. Doon talaga makikita yung tatak UPLB. And sa akin, nung inawardan ako, siguro 10 years after kung graduate, ang dami ko rin napagdaanan. Government tayo, nagturo tayo, ngayon nasa private sector tayo working as a manager. And doon talaga masasabi ko na na-develop ako, lumago tayo bilang tao. And very happy ako sa naibigay at naituro sa atin ng UPMB. Yung sa Distinguished Alumni, sobrang iba yung feeling na parang nakikita ko kasi yung mga kasamahan natin sa Chemical Engineering Department din. Grabe na yung kanilang narating sa buhay, talaga nasa ibang bansa, talagang leaders na sila. Kung may advocacies man sila, talagang buong puso sila ginagawa yung mga advocacy nila, hindi man sa chemical engineering na aspeto, no. Pero nung binigay sa akin yung award, tapos nakita ko yung nasa harapan ko si Ma'am Vita Mobilio, institution na sa UPLB, para po ako naiyak, no. Parang nasa harapan ko ang Professor Emeritus na magbibigay sa akin ng Distinguished Alumni Award for Chemical Engineering. Sobrang saya and nakakataba po ng puso na talaga ba mama ko pa talaga yung napili niyo. Hindi ba pwedeng iba or kamali lang? Pero and sinabi niya sa akin na I'm very proud of you. Then hinag niya ako. So yun pa lang sabi ko, wow, thank you Lord for this. Salamat sa mga professors ko na to na pinahirapan tayo nung college, no, pero talagang natuto tayo sa buhay. Parang didiktikin ka, pupulbisin tayo, pero in a way yung paghihirap na nibigay sa atin ng ating mga butihing guro, magagamit mo talaga sa totoong buhay. Ganun pala yon. Kaya kapag sa university nahihirapan ka, pagdating mo sa totoong buhay, mas chill na. Kumbaga, di naman sa madali, no, pero alam mo na kung paano ma-manage yung sarili mo. Alam mo na kung paano lutasin ang problema. Alam mo na kung paano i-handle yung sarili mo, makisalamuhan sa ibang tao, makipag-communicate, gumawa ng excellent na trabaho. Well said, Engineer Jojo. Naiintindihan ko yan kasi diba yun nga sinasabi nila, kung ano pa yung mas nahihirapan ka, yun yung tumatatak sa atin. At saka yung feeling mo na accomplish ka kasi nalagpasan mo, nakayanan mo, ang laking relief sa'yo. Lalo na makikita mo yung advisor mo, very proud sa'yo, diba? Sobrang nakakataba ng puso. Sobra. Diba? Sobra. Yan yung sinasabi ko sa'yo na talagang isa ka na sa mga idol at mga lodi talaga ng ating mga younger generation. Pero yun nga, nakakatuwa na yun yung mga realizations mo. At saka, at least at the same time, ito ay magandang reminder din sa ating mga estudyante na ang batayan ng ating pag-aaral ay hindi lang sa mga numero. Wala lang yan sa grades. Kasi talagang marami kang matututunan. Hindi lang yan. Gusto ko lang balikan kasi yun nga, di ba, chemical engineering ang iyong degree course. Balikan lang natin yung naging decision mo noon. Meron bang naka-influence sa'yo para kuhanin ang chemical engineering degree dito sa UPLB? Ah, magandang tanong yan, Polly. Kasi nung high school ako, marami sa aming nagka-career orientation ba yun? Parang from other universities na bumibisita. And talagang iba yung pagpapakilala nila sa chemical engineering na profession. And during that time, medyo okay naman tayo academically. Okay tayo sa chemistry, okay tayo sa math. Pakiramdam ko, pag okay ka sa chemistry, pag okay ka sa mathematics, okay na. Chemical engineering, pagsamahin mo sila. So yun yung kinuha ko, pero hindi pala yun. Para masyado akong ginulat ng UPLB. Yung inaral ko ng 4 years na chemistry, inaral lang namin doon ng 1 semester. Ganun pala yun. No? So yun yung naging decision ko. And at the same time, maraming nagpapakilala na maganda itong profession na ito. Eh. Kumbaga, in terms of monetary compensation, in terms of professional growth, ang dami namin pwedeng pasukan na industriya. Pwede sa gamot, pwede kami sa mga oil, pwede kami sa food and beverage, pwede kami magturo, pwede rin tayo sa government, sa research and development. No? Napakaraming pwedeng gawin. No? So yun yung pinili ko kasi ayaw kong mawala ng trabaho. And
at the same time, nag-take din po tayo ng USD scholarship and kasama yung chemical engineering sa libre. So, pinalad, kaya wala naman sa akin masyadong ginastos yung aking mga magulang, kaya din po nag-UPLT tayo. Pero siguro kung, halimbawa, nagkataon lang tayo, gusto ko talaga natin doktor eh, no, pero hindi naman kami mayaman. Pero kung may chance talaga, ipupush natin kung mapera lang tayo. Pero natutunan naman natin mahalin yung ating kurso at hindi siya madali, no? Talagang iginapang natin hanggang sa tayo graduate. Pero eventually naman, hanggang ngayon, nagpa-practice tayo ng chemical engineering and maganda, minamahal naman natin yung trabaho. Pero after ng pagiging chem-eng, kasi sinabi ko sa sarili ko na mag-aaral pa ako, aaralin ko lahat ng gusto kong aralin. So nag-aral pa ako ng public administration, nag-aral tayo ng education, environmental planning, and natapos naman natin lahat. No? So yung love for learning ko siguro, nandun din nag-ugat sa pag-aaral ng chem-eng kasi nahirapan ako at nahirapan na masaya to the point na gusto ko pang mag-aral. May favorite ka bang subject noon at bakit mo siya naging favorite? Favorite subject ko dati ay math. College siya to, ha? Ah, college. No, college. Kung yung college, para wala akong favorite kasi lahat yata ng subject ko nung college iginapan ko. Pero siguro math pa rin kasi medyo kumpara sa chemical engineering na subjects, medyo madugo. Pagdating naman sa math, kaya naman kasi basic namin yun at matataas naman yung grade. Pero yun nga, akala ko pag okay ka na sa math, okay ka na ng engineer, pero hindi pala. Parang kumbaga yung math ay ABCD alphabets pa lang, no, pero dun dapat tayo sa higher level like comprehension. Mag-aaral ka na ng mga paragraph ng sentences, aalamin mo na yung istorya. Parang ganun yung chem-eng, na hindi ka lang hanggang sa letters kasi hindi ka aangat sa sunod mong mga subjects. So yun, isa siya sa favorite ko. Pero sa totoo lang, sa lahat ng mga subject ko, ginapan ko siya talaga na parang lahat ng exam ko, parang sa buong college life ko, wala akong chem-eng exam na nadalian. Paglabas ko ng chemical engineering na room, lagi akong stress, lagi akong tulala. Tapos ako yung tipo ng tao na hindi na nakikipag-usap sa mga kasabayan ko sa exam kasi alam ko parang medyo nahirapan ako. Hindi ko nasagot yung ibang mga questions. So yun, parang math lang. At saka ano pala, mga GE syempre, favorite natin yan. Si Ma'am Twinkle Castro, history. Yeah, napaka-importante na mag-aral tayo ng history para matutunan natin ng mga aral ng nakaraan at wag nang maulit pa sa ngayon at ang sa hinaharap. At saka English, yan. Hindi ako magaling sa English eh. So kailangan ko ng ayuda pagdating sa English kasi sa chem-eng medyo limited talaga yung training natin pagdating sa language na yung mga GE na gustuhan natin yan. Totoo naman, actually, nung college nga ako tutusin, yung mga major subjects ko yung mabababa sa akin eh. Yung hindi ko major, yung masaya doon, di ba? Totoo naman yun. Yung dating lang talaga para sa akin, yung experience mo at paano nakadevelop sa iyong growth as a person, marami ka talagang nakuha. And at the same time, syempre, marami nang nadadagdag sa iyong mga theoretical. Magagaling talagang ating mga advisors, mga professors. Talagang saludo tayo sa ating mga professors na talagang nagsisilbi para sa bayan. Naalala ko lang yung kwentuhan nga sa college. Kung maibabalik mo lang yung nakaraan, ano yung i-advise mo sa incoming na freshman? Siguro, kailangan mo lang mas matatag ang loob. Kasi pagpasok sa kolehiyo, lalo na UPLB pa at College of Engineering pa, hindi magbiging madali ang iyong tatahaking landa. So, kailangan ng tibay ng dibdib. Kailangan mas piliin pa siguro yung iyong mga kaibigan. No? Kasi sila yung magiging mabuting influence sa'yo para abutin ang iyong mga pangarap and to manage your time well. No? Kasi during college days, dami natin ginagawa. Maganda ang mga organization, maganda ang mga volunteer works. Saludo tayo dyan. No? Pero dapat alam mo rin yung kapasidad mo. Kung masyado kang maraming ginagawa, no, naapektuhan din yung kalidad ng iyong trabaho. No? Siguro doon din ako nagkulang sa part na dati nung college, ha, yung sa pag-aaral ba, no, pag-manage siguro ng time. Pero hindi naman tayo to the point na walang binatbat. Kaya naman lumaban. Eh, kung mahusay lang yung ating pag-manage ng time, kung strategic yung ating pag-aaral. So, dapat talaga kilalang-kilala mo yung sarili mo pagpasok mo ng university, no, para kung ano yung track mo, kung anong landas mo, marami mang bako-bako, no, pero alam mo na kailangan ko pumunta doon, ita target mong pumunta doon kahit mahirap. Napakagandang reminder na, lalo na sa ating mga students kasi syempre, 'di ba, pag student ka, talagang the opportunity na marami nilang pwedeng puntahan bukod sa ACADS. Yung sasabihin nila, ay deserve ko naman makapag-unwind, 'di ba, with my roommates and also yung formed friendship kasi ito talaga kaya yung nabubuo nating yung mga lifelong friends. Yes. I'm sure you have so many friends na masasabi mong nagsimula dito sa UPLB. Totoo, at karamihan nga sa kanila, nakakalungkot man isipin, no, na ng ibang bansa na. Siguro dahil mas maganda yung oportunidad, no, pero tayo, yan din sa mga bagong mapasok ng universidad. Gusto ko lang sabihin sa inyo, no, na pag-graduate nyo ng UP, maraming oportunidad, no, ang inyong makikita, inyong kakarapin, no, pero siguro isipin din nyo at ilagay nyo sa puso nyo na kailangan tayo ng bansa natin. At kung meron mang makikinabang
lang sa ating butihing puso at ating great minds. Sana yung mga kapwa natin Pilipino at Pilipinas muna. Medyo mahirap, minsan mahirap bahalin ang ating bansa, pero kailangan eh, kung walang tutulong, sino pa? Hindi naman yung ibang lahi, no? Tayo rin ng mga Pilipino. So, yan, sana maging scholar kayo, kaya nga tayo scholar para sa bayan. So, paglikuran natin ating. Ay, magandang reminder yan. Talagang ano, para tayo lagi sa bayan. Totoo. At huwag kang mag-alala, marami po talaga sa mga alums pa rin natin ang tunay na nananalita yung paglilingkod sa bayan. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi tayo nauubos. Kailangan lang talaga natin mag-impluensya pa ng mas marami generations. So ngayon po, nandito na tayo sa iyong career path. Gusto kong malaman, ano po ba yung inyong naging career path and paano nakatulong ang SEAT sa inyo? Sa leadership talaga, no, sa pagsali natin sa organization, no, yung UP Alliance of Chemical Engineering Students or UPHS, nag-UPLD ugnay ng pahinungod, napaka-uhusay at babait ng mga tao dyan. Sila yung talagang mga nagulma sa ating leadership skills. No? Hindi lamang kasi dapat sa universidad, puro aral lang aral ng aral. Siyempre, holistic growth yan, yung buong mong pagkatao, yung iyong communication skills, kung paano ka makasalamuha sa ibang tao, kung paano mo mas maintindihan ng sarili mo, intrapersonal skills, at napakarami pang iba. Ang track natin, after graduation po, nag-chief of staff agad ako sa National Youth Commission. Kinapa ko ng isang commissioner, assistant secretary during that time, na magtrabaho sa gobyerno dahil nga idealistic tayo dati. Kasi gusto nating maging parte ng gobyerno at makatulong sa mga kabataang Pinoy na during that time. After that, nag-dangerous drugs board din tayo, government, chief of staff din ulit. Dun sa boss ko rin na during that time, assistant secretary din ang RAP. Sinundan ko siya nung lumipat siya ng ahensya. Ang dami nating natutunan, nakita natin yung mga pangangailangan ng mga kabataang Pinoy, problema natin sa droga, and during that time, nakakatuwa rin na maging parte ng solusyon. Kasi yung halimbawa sa Dangerous Drugs Board, gumagawa tayo ng mga polisiya para against, no, illegal drugs, no, para mabawasan ang demand, ang supply, or magkaroon ng ibang mga programa na malihis ng landas yung mga kabataan sa paggamit noon. At dun naman sa National Youth Commission, polisiya para mapangalagaan natin ang welfare ng kabataan Pinoy, no, para maiwas sila sa iba't ibang issue or malayo sa issue like teenage pregnancy, HIV/AIDS, yung mga oportunidad sa pagtatrabaho, napakarami, no. So, yun. And then, sabi ko sa sarili ko, gusto ko rin naman itry yung academy. No? So after working as chief of staff sa dalawang ahensya, nagpaalam muna ako kay boss. Special shout out sa aking boss dati. Yusei, Undersecretary Earl Saavedra. Hi, Boss Earl. Sana okay ka. So pagkatapos kay Boss Earl, pumasok tayo sa university. Sabi ko kasi, kailangan mahasa ang yung utak. Kailangan magaling ka. Kailangan matalino ka. At hindi ka lang kakaya-kayanin ng estudyante mo. So parang tumulis yung ating utak. At syempre makatulong din sa mga bata. No? Nagturo ako sa Far Eastern University. Nagturo tayo ng engineering mathematics. I think 1 year din yun. And then after magturo, naranasan ko na, sabi ko, sige, practice na natin yung chemical engineering. So, nag-apply tayo sa isang korporasyon at na-hire naman tayo bilang manager. So, right now, I've been working sa Teopam Trading Corp for almost 7 years bilang isang manager. Kami ay supplier ng mga chemicals at laboratory equipment at aparato. So, basically, lahat ng malalaking kumpanya sa buong Pilipinas ay amin ang kliyente sa paggawa ng gamot, ng semiconductor industry, sa research and development, sa food and beverage, sa lahat basically na ginagamit mo sa katawan mo, dumadaan sa amin, aming partners yan. So, napaka-laki ng ambag ko rin. Kaya nagtatagal din ako dito kasi feeling ko nakakatulong ako ng hindi man nalalaman ng ibang tao, pero malaki yung ambag natin sa quality of life ng bawat Pilipino. No? Halimbawa lang doon sa panahon ng pandemya, habang lahat ay naka-lockdown, ako nag-double or triple time kami sa kumpanya kasi kailangan ng supply para makagawa ng paracetamol or sa research and development, no, during that COVID season. So, kaya naman, masaya, mahirap, hindi biro kasi mag-manage ng isang buong kumpanya, eh, no? Kasi lalo na pagpasok ko doon, medyo bata pa ako kumpara sa ibang mga managers doon. Pero kinaya, syempre, kasi tatak yung PLD nga tayo, di ba? Ganun nga talaga yung katangian ng mga tatak alums natin. Talagang kinakaya kahit challenging. Totoo yan, nangyayari, no? Na bata pa tayo, nasasabak na tayo agad sa admin part. Di ba may times na ganun, talagang pagka-graduate mo, lalagay ka na ganun kasi alam nilang UP ka. May ganun eh, sorry for that, pero alam ko, discriminating. Pero nangyayari yun, minsan nakakatakot. Ako, honestly, nangyari sa akin yun and natatakot ako noon kasi bata pa ako and kulang sa experience. Pero siguro, tulong na lang din na may dasal and also yung mga natutunan natin ay nai-implement natin kaya nagagawa natin ng ayos yung ating mga trabaho. Diba? Oh. Diyan tayo sa ludo na hindi tayo umaatras sa mga challenge na binibigay. Totoo yan, no? Bakit kaya? Madiskarte bang tunay pag UPS? Consistent yung pagiging madiskarte at resilient ng ating mga alums. Kung kahit saan sila ilagay, kayang-kaya nilang mabuhay, kumbaga. Yun yung sinasabi.
nila. Very good daw ang ano talaga natin. Yun nga lang, may times na medyo nasasabihan tayong mayabang, pero kasi may ibiga. Yun yung mga sinasabi madalas eh, di ba? Balikan ko lang, sir, ha? So, all throughout dun sa career path nyo, kailan kayo nag-licensure? Actually, ang daming beses na natin nag-licensure exams. Una, nung pagka-graduate ko nung Chemical Engineering 2013, kumuha agad tayo ng board exam. So, pumasa naman tayo sa Chem-Eng board exams. And then, kumuha tayo ng Chemical Technician board exam. No? Kasi pag-graduate ng Chem-Eng, pwede kami kumuha ng tatlong licensure exam eh. Pero, ang tanong dun is kung makakagraduate ka kasi sobrang hirap. So, after nun, nag-take ako ng Chemtech, so pumasa naman. And then, nag-aral ulit tayo ng education. Nag-take tayo ng LET. Ayun, pumasa naman after ng LET. And then, nag-take ako nung pwede natin kunin na pagka-graduate ko ng Chemeng, which is Master Plumber. Actually, pwede yan kunin ng ibang mga specific engineering courses. So, pumasa naman tayo sa pang-apat. And then, recently, nag-aral ulit tayo sa UP Open University, Land Use Planning. So, pagka-graduate mo ng Land Use Planning, pwede na tayo kumuha ng Environmental Planner Board Exam. So, yun yung panglima. And then, after that, ayoko na mag-aral. Masyado na marami, aral lang aral. Pero masaya mag-aral eh, pero na-realize ko talaga sa pag-aaral, the more we know, the more we realize na alikabok lang tayo sa mundo, parang mas nakakahumble yung experience na parang ganun pala yun. But yung iba, sabi nila pag marami silang inaaral, mas nagiging feeling nila, maalam sila, mas confident sila sa kanilang sarili. Though, confident naman tayo, no? Pero parang mas na-realize ko during dun sa experience na yun, sa pag-take ng napaka-raming licensure exam na lima, na parang such a humbling experience na ma-feel ko yun. At hindi lang din naman talaga naka-angkla ang iyong pagkatao sa pagkuha lang ng mga licensure exam. So, kaya ngayon, nag-stop na tayo. Sabi ko, mas focus na tayo dapat sa health and wellness, sa advocacy natin ngayon, Center for Kids with Special Needs. And at the same time ngayon, nagpo-focus na tayo more sa ating health and wellness. So, nag-exercise na tayo, nagsimula na tayo mag-meditate. Yan, yung mga hindi mahalaga masyado na extrang baggages sa ating pagkatao, kailangan natin bitawan, no, para mas makamove on tayo at mag-grow tayo as a person. Tama. At saka talagang continuous ang learning. Kahit sabihin mo na ayaw mo na mag-aral, there are things na kailangan mo pa rin aralin all throughout your career path. Grabe, ang dami mo na licensure, pero yun yung realization. So, we have to contribute for the good talaga ng ating bayan. Talagang babalik at babalik pa rin na para sa bayan. Ito pa rin. Ito gagawin natin, di ba? Ayan, ngayon naman, syempre ito yung isang tanong ko na ano ba sa tingin mo yung nagsa-stand out na pagiging UPLB alum sa iyong field? And meron ka bang masasabing tatak UPLB characteristic? Siguro yung nabanggit natin kanina, Polly, no? Talagang napapansin ko sa lahat ng UPLB graduates is yung pagiging madiskarte. No? Siguro kasi pagpasok natin sa universidad, hindi naman tayo yung tipo ng mga estudyante, no? Nasa atin lahat ng resources. Eh. Hindi naman tayo mayaman. Minsan, kulang yung ating allowance. Pagkakasyahin mo yan sa pagkain mo, sa pagpo-photocopy, sa organization mo, sa pamasahe mo. Yun pa lang, diskarte na eh. No? Matututunan mo siya sa universidad. And yung pagiging madiskarte sa universidad, nadadala yan sa totoong buhay. Sa labas mo ng universidad, makakaranas ka ng mga paghihirap, no? Pero paano mo ba iba-budget yung parang maliit mong kumot, no? Pag sabi nila na parang pag maiksi ang kumot, matutong mong maluktot. Hindi naman ganun yung eksena lagi na lagi kang dehado, na lagi maiksi ang kumot mo. Pero pag may nga dumadaan yung mga panahong ganun, na parang kailangan mo mag-isip kung paano mo itatawid ito, no, nagagawa mo ng maayos at magaling. Sa work nga namin, napapansin ko na isa ko sa pinaka marami kasi akong ginagawa sa work, talaga nag-juggle tayo ng task. Pero pagdating sa paggawa ng mga presentation, ng mga report, nahasa na tayo sa university dyan eh, na parang yung iba nahihirapan. Pero tayo, mahirap, pero kaya natin gawin and natutuwa naman yung boss sa mga output natin. At hindi lang naman sa trabaho, sa ating mga decision sa buhay. Yan. Gaano man yan kahirap, pag-iisipan mo ng mabuti at madiskarte kung paano ka makakapunta doon sa gusto mong patunguhan. Ganun yung napamasig ko eh, sa mga UP students na madidiskarte. Bonus na siguro sa atin na pag UPLB ka, hindi tayo katulad ng iba ng marangya or naibigay na self or spoon-fed. Hindi tayo spoon-fed. Hindi ka lang hahayaang malunod sa swimming pool. Ihahagis ka pa eh ng profesor mo eh para matuto kang lumangoy at mag-struggle ka muna eh. Pero once na nakuha mo na yung flow, alam mo na kumampay, mag-float, pero nahirapan ka muna bago mo kunan, mag-buhay ka and makakatawid ka na sa kabilang parte ng swimming pool. Sink or swim. Ganun yun. Nga yung bahala ka sa buhay mo. Pero yun, malaking tulong yun sa pagiging siguro independent in a way. Nakakagawa tayo ng paraan. Yun talaga yung maganda dun eh. Ito sa mga iba nating mga alum, sinasabi nila, meron daw lukso ng dugo. Kapag nandun ka. Tama ba? Ikaw ba na nasa mo yung lukso ng dugo? Parang nakita mo pala siya, feeling mo UPLB. Oo, parang may ganyan. No? Siguro sa aura ba? Or pag nagsimula na magsalita,
Hindi mo maintindihan eh, pero maraming mga aspeto. Pag nagsalita, makikita mo, mukhang familiar to, di ba? May mga ganun tayong ano. Oh, totoo yan. Oo nga, no? Lukso ng dugo. Ayan. Isa pa, ito naman, para naman sa ating mga magsisipagtapos na mga chemical engineering graduates. Ano yung sa tingin mo na message na maibibigay mo sa kanila in creating their own career paths? Sa ating mga bagong magsisipagtapos na mga chemical engineering students, masasabi ko lang sa inyo na ang mundo ay malawak at ang mundo ay mahirap in a way, no? Feeling nyo siguro pagka-graduate nyo, nandyan na agad, isa-serve sa inyo on a silver platter na parang itong pinakamagandang trabaho. Hindi. Sa totoong buhay ngayon, kahit UP ka pa or KMNG ka pa, wala na sa school yan, mahirapan ka rin, maghahanap ka rin, makipaglaban ka rin para makuha mo yung trabaho na gusto mo. Ang advice ko lang sa inyo is gawin nyo ang iyong pinakamahusay na trabaho paglabas nyo ng universidad. No? Kasi dala-dala nyo rin, alam nyo yan, pag meron kang excellence sa sarili mo, ganun din yung trabaho mo, i-aspire mo siya na maayos. Hindi lang basta petics-petics, hindi lang basta putso-putso. Hindi natin generalize na sa ibang, hindi sila excellent, ha? Hindi ganun. No, pero sa totoong buhay, mapapansin ka base sa iyong mga action, character. Yung mga bata ngayon, sana huwag masyadong entitled. Halimbawa, nagkataon man, ha, na nakapagtapos ka ng chemical engineering, pero hindi naman talaga yun yung gusto mo, pwede mo naman tumahak ng ibang landas. Or pwedeng, while working as a chemical engineer, commit to an advocacy. Kasi iba, pag naka-angkla yung puso mo sa isang bagay na alam mong mahal mo at alam mo na nakakatulong ka. No, so in my case nga, yung mga kapatid ko kasi, ng influence nila sa akin. Yung isa occupational therapist, yung isa child specialist, no? So, nakita ko sa kanila, mahal nila yung mga bata at yung mga batang may special na pangangailangan. And nahawa na ako kahit ako'y chemical engineer na parang pwede ka naman mag-commit sa iba, no? Na other advocacies, no? Na mamahalin mo talaga. At hindi lang yan, no? Isipin mo kung anong gusto mong gawin sa buhay. Pwede ka mag-volunteer, and pwede kang makiat ng bundok, pwede kang maging environmentalist, no, para ma-educate mo yung mga tao about climate change and environmentalism. Pwede kang maging advocate ng mga senior citizen, o kaya pwede ka naman na mag-advocate ng tourism sa Pilipinas. Napakaraming pwedeng maging advocacy natin. Isipin mo lang kung saan ka magiging masaya at kung saan ka mag-contribute, no, sa iyong bansa. Yan pa rin tayo, babalik pa rin tayo dyan. Saan ka ba makakatulong sa iyong mga kababayan at sa iyong mahal na Pilipinas, no, kahit mahirap mahalin minsan. So, laban lang, hindi magiging madali ang mga unang buwan, taon bilang bagong graduate. Okay na okay lang mapagod kasi tao lang naman tayo eh. Pero after mong mapagod, hinga ka and then sabihin mo sarili mo na laban ulit. Huwag kang susuko. Pahinga lang. Pero okay na okay lang mapagod. Hindi natin ipinagkikibit balikat, invalidate yung feeling na yun. Kasi tao lang naman tayo. Lahat tayo napapagod everyday. Ang dami natin ginagawa. Pero huwag susuko. Uy, napakaganda naman nan. Huwag na huwag ka talagang mawawala dun sa ating guiding principle. Yun talagang para sa bayan. Malaking bagay na yun na pinabalik-balikan natin. Kung bakit nga ba natin ginagawa yung mga trabaho natin ngayon. Yan. Maraming salamat, Engineer Jojo. Napakasarap ng kwentuhan natin. Pasensya na. At kulang yata tayo sa oras para makukwentuhan pa ng mas marami. Pero definitely and hopefully marami tayong na-inspire na younger generation. Kahit mga fellow titos and titas natin. Yo, no. Sana marami rin napulot sa ating kwentuhan ngayong hapon na ito. And syempre, ito na yung pinaka-favorite naming part, ang ating tatak shoutout. So, Engineer Jojo, pwede ba naming marinig ang inyong tatak shoutout? Ako si Joseph Victor Presnoza, certified tatak UPLB.